Kaayong adlaw sa aton mga sumulunod sa RMNDYHB Tukid Negros kag Earth Sunday TV. Idi ang inyo alagad nga si Jessel Yulingo kag kaupod naton sila Gerard Andrade, Patrick Bocabal kag Melvin Plutenia. Yari kita subong sa Barangay Bata kag tukibon naton ang isa ka hobbyist nga si Jerome Gardose. Pero bago nyo kami updat, please like and subscribe sa amon nga channel. Kaya adlaw sa tanan ako si Jerome Glenn Gardose, isa ka exotic hobbyist kasi sa Barangay Bata. Nagsagot ko sa exotic, it's almost 15 years na. Namihan ko magsagot sa exotic kay lain siya sa iba ng mga klase ng mga animals or mga pets. So, it's unique. Kag once nga makalagaw, kamadala mo sila sa ibang nga lugar, makakatch its attention. Nagasagod ko sa malinlain klase ng exotic animals such as snakes, pythons, boas. May have different also nga mga reptiles like turtles, crocodiles, iguanas, tarantulas. I also have birds, parrots sa Ambalay. I also have dogs. I also love dogs. I also have pot belly pig. So makita niyo subong sa akong yung sagot sa likod, amo ni ngalan niya si Godzilla, isa ka Mexican green iguana. Bali ang Mexican green iguana halin siya sa lugar sa Mexico. So specifically sa Central America. Ang size nila laban sa maximum up to 6 feet from head to the tail. We're going to observe ang iyang ikog labalaban siya. Though ikaw balin sa adult size ang tao. When it comes to sizes, mas dako ang male compared sa female. So this one, si Godzilla, is a male iguana. Female, medyo gamay lang siya. So it's around 4 feet to 5 feet ang size. Comes to lifespan, ang lifespan ng iguana, it ranges to 15 to 25 years old. Pero there are some hobbyists or sa mga zoo, like example, nabasa ako sa news, ila iguana galabot up to 35 years. Namihan ganun sila ng lugar, sa especially sa mga tag-as ng mga kahoy, kay na gusto nila mag-capture sa sunlight. They are what we call this, they're looking for hot temperature. So that's why ang akong cage, ang akong iguana, makita mo sila at affirm sa rooftop kay kinanglan nila temperature. Dito, tawag mo sila ng sun worshipper. Kay lantaw mo sila, sa headbang sila, tubang sa sun. Green iguana is also known as, or it's a family of lizard. Why? Kung isa, mauto nila ikog, like example this one, kumoto nila ikog, gatubo niya siya. May iguana ko be sa dira, nga one of my iguana, nga noto nila ikog pero nag-regenerate. When it comes to their diet, green iguana ang ginakao is herbivores. Kung kakaon sila utan, tag-prutas. So, mostly ang ilan ni paborito ang ginakaon is, ang hakon is tangkong, kachay, kagiban pa. Kung mangitlog sila, female green iguana or female iguana, it ranges 20 to 60 eggs in one lay. Kung makapahatch kami na siguro mga 60 to 80% or kung good eggs, 100% mahatch na sa tunan. So when it comes to male to offspring, male to female, sila ni sila ang mga social, it's also a social animals, namihan sila magpalapit sa tao. Pero ang mga male is dominated or what do you call this, territorial. Especially kung breeding season, hindi sila gusto may ibang lalaki kay gusto nila sila lang ang mga palibot sa mga babae ng mga iguana. Sa akong hindi budlay magsagot sa iniklase ng exotic animals. Why? Kay cheap lang ginang ilang klase ng ilang food. Una is veggies lang. So, let's say ang budget kasi bungsubong sa akong iguana, it ranges 20 pesos per day. So, once a day lang ko nila pakaon, pero tagdamo pala. Sa iban, it's twice a day. So, it depends kung ano nila, kung kadasan o musuling napakaon. Kag, hindi man siya kanalan good light, kay sunlight lang it, wala siya kanalan iban nga mga hobbyist, although gagamit yung UV lights. For sa akon, is sunlight para natural dito namin. So, buong gusto ko ipakita sa inyo ang different morph or mutation sa amon, sa akong iguana nga nasagod dito sa amon balay. So, I have green, may blue iguana, I have red, tatlo siya color. So in some countries, gasagod man sila, they have gray iguanas, they have albino iguana, so damo siya klaseng color sa iguana.
Sa mga pinalangga na mga tagsumulunod, diri nagalakip ang part 1 sa aton nga episode. Stay tuned next week kay aton talakayon ang mga manog kag anong ginatawag nga responsible pet ownership. Sa dugang informasyon regarding about sa Tukib Negros, magpamati lang kada Domingo alas 11:30 hasta ala 1 sang hapon sa RMNDYHB 747. Ining inyo alagad, Patrick Bukabal, kagkaupod natin si Gerard Andrade, Melvin Plotenia, kag ang The Bogart Explorer sang Bacolod City, Jezreel Yulingo.